maikling talambuhay ni Miguel Malvar E. Garvey. Si Miguel Malvar ang huling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano. Ipinanganak siya sa baryo ng San Miguel Santo Tomas, Batangas noong Setyembre 27, taong 1965. Ang kanyang mga magulang ay sina Maximo Malvar at Tiburcia Garvey. Bago siya maging isang revolusyonaryo, siya muna ay naging isang negosyante kung saan ang kanilang malawak na lupain ay kanyang sinasaka. Naging gobernador silyo siya ng Santo Tomas noong 1889 hanggang 1890, at agad na kilaban ng sumiklab ang Rebolusyong Filipino. Noong 31 ng Marso taong 1897 ay hinirang siyang tenyente general ni General Emilio Aguinaldo. Pagkatapos, naging komandante general siya para sa lalawigan ng Batangas. Pagsiklab ng digma ang Filipino-Amerikano, ay nahirang siyang brigadier general at namasiwa sa mga pagtatangkol sa Katimugan Luzon. Magkiting na ipinagtanggol ng kanyang pangkat ang mga bayan ng Pagsanhan, Bilya, at Santa Cruz sa Laguna. Nang ang kasunduan sa Biak na Bato ay nilagdaan noong Disyembre 1897, paulit-ulit pa niyang nilabanan ang mga kaaway sa kanyang lalawigan. Sumama siya at ng kanyang pamilya kay General Aguinaldo at iba pang mga revolusyonaryong leader sa pagpapatapon sa Hong Kong. Pinili siya bilang unang cashier administrator sa mga pondo ng revolusyonaryo. Nang pinangalanan siya bilang commanding general sa Katimugan Luzon, inorganisa niya ang mga pwersa sa mga lalawigan ng Batangas, Mindoro at Tayabas. Itinatag niya ang kanyang punong tanggapan sa Lipa at responsable sa samahan ng mga ekspedisyon ng militar sa mga isla ng Visayas. Matapos ang pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano, siya ay hinirang na brigadier general noong Marso 1899. Nakipaglaban siya sa mga pwersang Amerikano sa Muntinlupa, San Pedro Tunasan, Calamba at Cabuyao. Pagkatapos ay hinirang siya bilang division general at chief of the second zone in command. Matapos mahuli si General Aguinaldo, siya ang naging bagong commander-in-chief ng mga pwersang Pilipino. Sa isang manifesto para sa sambayan ng Pilipino na may petsang Hulyo 31, taong 1901, hinihimok niya ang pagpapatuloy sa paglaban sa mga pag-atake ng Amerika. Matapos niyang sumuko sa mga Amerikano, siya ay hindi pinabilanggo o ipinatapon. Pinahintulutan siyang umuwi at mamuhay ng payapa kasama ng kanyang pamilya at mga kasamahan. Siya ay muling sumabak sa agrikultura at komersyo. Kalaunan, siya ay inalok na maging gobernador ng Batangas, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Binawian siya ng buhay noong Oktubre 13, taong 1911, sa edad na 46.